Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung legit ba ang pakikipag-sub to sub at BLS mo sa kapwa mo YouTuber. So i-share ko sa inyo yung naging experience ko nung sumali ako sa pakikipag-sub to sub at BLS. So bago tayo mag-start, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. So yun nga, last month meron akong sinalihan ng isang page na kung saan yung makakasali dito ay nakikipag sub to sub at BLS. So naiganyo ko kasi halos lahat ng kasali doon ay mga small YouTuber o nag-i-start pa lang sumabak sa YouTube. So katulad kong hindi ako monetized, liit lang yung channel ko, so maiinganyo kang sumali. So maganda ba ang pakikipag BLS at saka sub to sub? Yes, maganda siya kasi nakikita mong nag-grow at umaangat yung channel mo. So, hindi lang yung subscriber mo yung aangat, pati yung mga views sa video mo. So, dumadami din yung views ng video mo at umaangat yung subscriber mo. Yung naging experience ko dito ay masaya na hindi masaya. So, meron akong sinalihan na isang GC na kung saan ilalagay mo yung channel mo o makikipag sub to sub at BLS ka sa kanila. So, pagkalagay mo doon, ippm ka nila para ipakita sa inyo na sinubscribe ka niya o pinanood niya yung video mo. So, meron dito na akong sinubscribe at saka BLS. So, palitan kami, pinanood niya yung video ko, pinanood ko yung video niya, sinubscribe niya ako at sinubscribe ko siya. So, habang ginagawa ko yung pakikipag sub to sub at BLS dun sa mga kasali sa GC at kasali dun sa page na nag-joinan ko, nakikita kong umaangat yung channel ko. Hindi lang yung channel. So, nakikita ko rin na dumadami yung views ng video ko. So, habang nakikipag sub to sub ako, mas naiinganyo ko o mas excite na excite ako makipag sub to sub. So, ito na, umabot na ng hapon. Yung lahat ng sinubscribe ko ay sinubscribe nila ako. So, ang subscriber ko palang noon ay 106. So, yung 106 na yun, wala pa akong sinasalihan na kahit anong group o page na pakikipag BLS at sub to sub. So, nung 106 subscriber ko ay umabot siya ng 150, so umangat pa siya ng more than 170. So natuwa ako kasi sa tulad kong hindi naman ako kilala o maliit lang yung channel ko, so hindi ka masyadong panonoodin, hindi ka isusubscribe ng ibang tao kasi hindi ka naman nila kilala. So, kaya nila pinapasok yung pakikipag-sub to sub. So, and then, yung bandang hapon, nakikita ko na nababawasan yung subscriber ko. So, dun pa lang, nagtaka na ako. Sabi ko, bakit nababawasan yung subscriber ko? Bakit bumababa yung subscriber ko? So, nainis ako o na-disappoint ako na unfair naman. Kasi, meron palang iba na pagka-subscribe sa'yo, i-unsubscribe ka nila. So, i-screenshot nila yon o isisendan nila sa iyo na sinubscribe ka nila. So, merong ibang mamadudupang dyan. So, bakit? Ang ginagawa nila, isusubscribe ka nila tapos i-unsubscribe ka nila. So, nakakainis yung ganyan. Hindi sila fair and nakaka-disappoint. Kasi hindi mo naman alam doon kung sino yung mga nag-unsubscribe sa iyo. Kasi hindi mo naman yon nakikita. Tinuloy ko pa din ang pakikipag-sub to sub at BLS sa iba. Kasi, ganun lang talaga. So, napaisip din ako. And then, may nakita akong isang post na sabi nila, pag nakipag-sub to sub ka, huwag mo agad balikan. So, ibig sabihin, pag sinubscribe mo siya, sinubscribe ka niya, mapaabutin mo ng more than 1 hour or 2 hours bago mo siya subscribe back. Hindi pala lahat ng nagsusubscribe sa'yo ay ina-unsubscribe ka. Minsan, napapansin din YouTube o siya mismo ang nagbabawas o naglalagas nung subscriber mo. Ang tamang paraan ng pakikipag-sub to sub at BLS ay dapat mapanood niya yung video mo ng more than 5 minutes.
So, sa more than 5 minutes na yun, kailangan buo yun, so walang fast forward dun sa video mo. Kailangan napanood niya ng straight yun ng more than 5 minutes or 5 minutes. So, pag napanood mo na yung video, kasab-to-sab at BLS mo, dun mo palang ilalike, isusubscribe, at i-hit yung notification bell niya. So, para hindi mawala yung subscriber mo. Napapansin kasi ni YouTube o ni Lolo yung pakikipag-sub-to-sub mo. So, nadedetect niya po yun. Bakit? Kasi merong ibang nakikipag-sub-to-sub na isusubscribe ka lang nila. So, kung isusubscribe ka nila, wag mo agad balikan yung pag-subscribe nila sa'yo. So, yung BLS, nakakatulong siya kasi nag-review niya yung video mo. So, nakakadagdag yon sa watch time hours na binubuno mo. So, ano nga bang magandang paraan para hindi malagas yung subscriber mo? So, kung ikaw ay may account na active o verified dun sa YouTube mo, o kung tinatawag nilang ninja account, upload ka naman. So, ayun yung gamitin mong account para makipag-sub to sub. So, mas okay na meron ka pang isang channel na ayun yung gagamitin mo para makipag-sub to sub at BLS. So, for example, meron kang isang channel at active to, meron din siyang upload na video. So, pwede kang sumali sa pakikipag-sub to sub at pakikipag-BLS. Basta yung channel mo ay active at merong upload na video. So, pwede mo siyang gamitin sa pakikipag-sub to sub at pakikipag-BLS mo. Kunwari nakipag-sub to sub ka, yung isa mong channel ang ipang-susubscribe mo dun sa kasub to sub mo. At yun din yung channel na yun ang gagamitin mo sa pakikipag-BLS sa kanya. So, pero ang ibibigay mong channel na ipapasubscribe o ipapa-BLS mo ay yung tunay na channel mo o yung ginagamit mo talagang channel sa YouTube. So, yun yung gagamitin mo para hindi ma-detect o makita na nakikipag-sub to sub at BLS ka. So, hindi napayag yung iba sa ganung way ng pakikipag-sub to sub at BLS. Dahil ang tawag nila doon ay ninja account. So, basta yung account mong yon ay active at merong upload na video, so pwede po yon. Nakakount yung pakikipag-BLS at pakikipag-sub to sub mo kasi active siya at meron siyang upload na video. Ipapakita mo lang sa kanya na active yon at meron siyang upload na video. Merong ibang hindi napayag pero merong ibang napayag. So, para hindi ma-detect o malagas yung subscriber mo at saka hindi masayang yung effort mo sa pakikipag-sub to sub, mas magandang ganun ang gawin mo. Ibang account yung ipang-susubscribe mo sa kanila, ipang BLS mo sa kanila. So, iba naman yung isusubscribe nila at i-BLS sa'yo, which is yun yung tunay mong account. So, based dun sa experience ko, nakita ko dun na talagang pumaba yung subscriber ko dahil mali yung paraan ng paggamit ko ng pakikipag-sub to sub at BLS. Yun lang, at sana alam nyo na yung tamang paraan ng pakikipag-sub to sub at BLS. Dahil pag nakipag-sub to sub ka kaagad o nagpalitan agad kayo, so nadedetect po yun ni Lolo o ni YouTube. So, dahil sa maraming gustong umangat ang subscriber nila at gusto ng iba na mapanood din sila ng ibang tao nung kapwa nila YouTuber. So, ang hirap pumasok sa ng YouTube dahil marami kang kalaban dito. Hindi lang yung mga ibang tao, kundi yung mga artista o mas kilalang tao na mas okay na panoodin nila kaysa sa'yo. So, ganun yung iisipin ng ibang tao. Ganun yung pakikipagsapalaran mo sa YouTube. Kapag hindi ka gumawa ng paraan para umangat yung channel mo o makilala yung channel mo, hindi ka mamamonetize ni YouTube. So, yun nga, gawin nyo lang yung tamang paraan ng pakikipag-sub to sub at BLS para magamit nyo yung tamang paraan para hindi malagas o mabawasan yung subscriber nyo. So, sana hindi natutunan kayo and nag-enjoy kayo sa video nito. And syempre, don't forget to
Subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload na video. Don't forget to like and share video and comment nyo lang yung mga naging experience nyo nung nakipag-sub to sub at BLS kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!